Hello, good morning. Madaling araw, 1 a.m. Yun, di pa tayo natutulog. So ngayon, nandito tayo sa page na Piso Wi-Fi Community. So itong page na to, dito yung mga Piso Wi-Fi Builder, Piso Wi-Fi Owner, mga Piso Wi-Fi na naghahanap ng mabibili. At syempre, kumukuha ng idea. So katulad ng nagpost na to, na si Sir Haji Hanod. Natin si Sir Haji. Yun, si Hanod Haji. So sabi niya, magde-deploy ako ng Piso Wi-Fi. Ano maganda na IP? So ano daw yung maganda na IP gamitin? So sa kanyang post, merong two choices, no? Si TP-Link 110 at si TP-Comfast EW73. All right? So dalawa yung choices. So para sa akin, alam niyo na kung ano yung maganda. Pero para makita natin yung people choice talaga, no? Kung ano yung maganda? Si TP-Link o si Comfast, right? So punta tayo sa comment section, tapos all comments. Yan, so ito yung punta tayo sa pinaka top. So ito yung pinaka top. So sabi ni Joel Rivero, shout out kay Joel Rivero. TP-Link, hindi bumibitaw kahit 1 bar lang ang signal sa cellphone. Yun, 1 point, no? So, sabi naman ni Gilbero, TP-Link pa rin. No? Sabi naman ni John Mark Amar Caballero, TP-Link mode mo, tapos EW73, bridge mo, di ba? Tama naman yung sabi ni John Mark. Yan yung ating mga setup, no? So, sabi naman ni Michelle Abaya, yun, TP-Link 110 at si Ben Ansi. Shoutout sa you, sir. TP-Link. Sabi naman ni J. Rico. Rico De Villiers, no? TP-Link. So, mapapansin nyo, halos lahat na nagko-comment is TP-Link. Sabi naman ni Joe Vincent si Chavez, pagpasensyaan mo na yung tone head comparison, nag-uumpisa pa lang. Kasi sa video dati, ayun, so nagbablog din si Joe Vincent Chavez, no? Ano kaya yung YouTube channel ni Sir Joe Vincent? At sabi naman ni Christian, TP-Link, EW73 sa amin, magugulat ka lang. Wow, para maganda to. Magugulat ka lang, disconnected ka na pala. Yun. So yun, sabi ni Ma'am Plang Plang. Ayan, shout out sa iyo, Ma'am, no? Sabi, madidisconnect ka lang bigla. EW73 good for 4 months. Yung TP-Link ni Umada habang tumatagal, humihina. So, yun naman yung sabi ni Zetro June. Siya yung naiiba sa comment dito, di ba? So, mapapansin nyo, halos TP-Link talaga yung mga people choice, di ba? So, alam naman natin na si TP-Link, hindi yan basta-basta bumibitaw, no? So, kaya yung mga binibinta natin na Piso Wi-Fi, merong Comfast na nabibinta tayo, pero request lamang yun ng mga buyer na nakikita nila sa iba na yun yung gamit nila. Pero recommended ko talaga na ginagamit ko sa mga binibinta namin is TP-Link 110 at kung may budget, TP-Link 225. Alright, so continue tayo. So yun, meron namang EW73, mas better kay TP-Link 110. Sabi ni Benji Waga, di ba? Alright, so yun, yung mga survey natin. So 99% TP-Link yung people choice, di ba? So alam naman natin si TP-Link, grabe, no? Hindi siya biglang bumibitaw. Sa Comfast naman is connected ka nga, biglang-bigla ka lang bibitaw. Masya-shock ka lang, hindi ka na pala connected sa Piso Wi-Fi. O sabi ni Plang Plang ito, magugulat ka na lang, disconnected ka na pala, sabi ni Plang Plang. So tama 'yon. So connected ka sa Piso Wi-Fi, tapos naglalaro ka or nagfi-Facebook, di na naglo-load yung connection mo. Kaya pala yung cellphone mo naka-connect sa Piso Wi-Fi, bumitaw na pala. So kailangan mo mag-connect ulit para maka-internet, di ba? So TP-Link, hindi yan bibitaw kapit na kapit katulad ng jowa mo. Joke lang. All right, so sa mga nagtatanong kung ano maganda gamitin, si TP-Link or si Comfast, so nasagot ng mga nag-comment dito. So sa tanong ni Sir Hanod Haji, nasagot ng mga viewers, di ba? So tingnan natin yung mga react.
Sir, salamat sa advice. Excuse me. So, yan man yung sabi ni Robert Giranco, di ba? So, Compass EW71, pwede po ba i-bridge? Yes, pwede i-bridge si 71. Yan. So, yun. Yan yung mga reaction sa mga comment, mga reply pala sa comment. Multi-app TP-Link. Yun. May pahabol. TP-Link, yung kanina, bumibitaw daw. TP-Link lang talaga ako tumatagal sa akin, hindi pa bumibitaw. Yun yung sabi naman ni Rico de Villiers, no? So, TP-Link siya nagtagal. Alright, so sa mga gusto malaman kung paano i-configure, o no? So, sa mga gusto din bumili ng piso, ayun ba yun? Piso Wi-Fi, o, pwede, available din sa atin. So, sa mga gusto bumili ng TP-Link 110, no? Yung link kung saan ako bumibili, andyan sa comment section. At syempre, maglalagay tayo sa comment section kung paano mag-configure ng TP-Link. Para sa mga gusto matry yung TP-Link, pwede. Sa mga TP-Link user man, sa mga gusto matry si Compass, pwede rin. Pero pag-isipan nyo according sa mga nagko-comment. Alright, so hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Yun.